Okay, so good morning po mga ka-tutorial. So ito na naman po yung ating panibagong tutorial. So ito po ay requested ng ating isang subscriber kung saan familiar naman po ako kung paano ito ginagawa. So gawin na po natin agad ng mabilisan. Okay, kapag po ako gumagawa tulad po ng sinasabi ko, i-zoom ko lang po ng konti. Pag po ako gumagawa, nilalagyan ko po sila ng, tawag dito, ng lagi ng label. So, para makita natin kung ano ba yung ginagawa natin. So, lagay natin dito is financing management. Okay. So, sa financing management, unang column, ilan na ba yung nangutang sa'yo? So, lagay tayo ng number. Okay, pindutin natin tong green na maliit na ito. Then, drag mo lang pababa. So, automatic na siya. Then, lagay natin dito is yung amount na agad. Kasi yung details naman po ng ating client or ng ating customer ay nasa documents naman or nakaprint naman. So, since ito yung financing management, kung magkano na lang ba yung balance nila or kung magkano na yung naibabayad nila, anong buwan nagbayad, wag na natin ilagay yung details ng ating mga clients. Okay. So, amount, ilalagay natin dito. Kunyari, si client 1, so, lagay muna natin ang name. So, name natin si Aa, si Baba, si Kaka, si Dada, si Ee, si Ii, si Oo, and si Uu. So, ayan yung mga nangutang sa atin. Let's say, 8 sila. Okay. Merong amount dito. Let's say, ang inutang ay 100,000, 200,000, 300,000, 400 yan. Then, gawin nating peso sign or gawin nating pera para mas magandang tignan pag tayo ay nag record ng video. Okay, so lagyan natin ng number. Then, lagyan natin siya ng symbol na Philippine peso. Okay, so lagyan natin para maganda. Yan. So, medyo malawak yung nakuha niyang spacing. So, yan. So, si Aa may utang na 100,000. Ito may utang 200, 300, 400, 500, 600, 700, and 800. Okay, punta na tayo sa ating management. So, ilagay natin dito agad-agad. So, kulang ako ng isang, lagay natin dito agad na months. So, lagay natin dito agad-agad ay January, February, March. Siguro nagsimula ka, let's say, 2022. Yan, kung gusto mo, pwede mo itong gamitin. April, May, June. Okay, lagay muna natin, let's say, si June. Ay, hanggang May muna tayo. Pero pwede natin gawin yan hanggang December po, ha? Okay. So, lagay natin dito, total payment. Okay, total payment. Total payment po ito, ha? Total payment. Okay. Game. Sa total payment na yan, lalagay din natin dito is magkano ba yung natitirang balance. Okay. So, ayan lang yung ilalagay natin na column name. Okay. So, gawin natin yellow. Pampaswerte daw po ang yellow. Sabi ng mga Chinese, color of the year ay yellow. Okay. So, payatang ko ng konti. Ayan. So, lagyan natin sila ng harang para maganda. Okay, baka sabihin nyo naman, binabaliwala ako. So, ayan po, yung ating, okay. Let's say, wag na lang nga, kunyari, Ali, Bokyo, Kat, Dance, then, Ira, JB, Rob. Oh, yan. Halimbawa yan, may mga utang yan, no? So, ang gagawin mo dyan para malaman mo na nagbayad siya, let's say January po ngayon, ha? Napakabilis lang po ng gagawin natin. So, let's say, lagyan na natin to agad ng harang. Lagyan natin siya agad ng harang. Okay.
Kung gusto niyo pong magpaturo ng mga ano, ng mga ganito, pwede po kayong mag-request kung ano po yung gusto natin gawin ng mga management system para magawan po natin agad ng video. Kasi medyo mahirap din maghanap ng topic sa video. So, ito naman po ay experience ko lang po base po sa aking mga nagiging trabaho. Okay, so lagyan na natin ng harang para maganda po ha. Bakit ba mahalagang magkaroon ng harang? Bakit kailangan maging Uzi? Minsan kasi sa pagre-report, dyan po natin nalalaman yung management ng ating ginagawa. Dyan po natin nalalaman yung distinguishes ng mga ating ginagawa. Okay, so dito sa total payment, kailangan makuha natin yung bayad niya ng January, February, March, April, May. So ang gagawin natin dito is, lalagyan natin siya ng auto-sum. Okay, or pindutin nyo lang po itong January to May. Let's say hanggang December na po ito ha. January to May lang po para magkasya sa tutorial natin. Okay, lagyan lang natin ng auto-sum. Ayan. So medyo malaki yung ano, yung spacing na kailangan yata dito. Ayan, okay. Hindi pa naman nagbabayad to. Kabilis-bilis naman. Ayan. Alisin nga muna natin. Okay. So, lagay na natin si, let's say, nagbayad si Ali ng 20,000 ng January. Ang laki kasi. Yan, 20,000. Nagbayad, let's say, si Ali ng 20,000. So, ito, isasum nyo lang yan ng automatic na sum. Pwede natin pindutin auto-sum. Okay. So, yung total payment niya is 20,000. Okay. Let's say, nagbayad si Bokyo ng 1,000. Nagbayad si Kat ng 300,000. Ay, nagbayad si Kat ng 300,000 noong January pa lang. Copy natin. Copy, copy, copy. Pwede natin i-copy tsaka natin i-edit para makopy yung format. Okay? 20,000. Okay? Nagbayad ng 3,000. Nagbayad ng 5,000. Nagbayad ng 8,000. Nagbayad ng 7,000. Hindi nagbayad and nagbayad ng 45,000. Okay? So, ayan yung nagbayad ng January. So, nakita naman natin na itong si Ali nagbayad ng January. So, ito, kung mapapansin nyo, di ba nag-sum na tayo? Sum D4. So, papakita ko yung formula natin. So, pwedeng dalawang paggagawa ng formula. So, pwedeng idrag nyo lang ito hanggang dito sa payment, then auto-sum. So, kung gusto nyo, pwede nyo ding pindutin para matuto tayo ng basic formulation. Equal sign lagi, sum. Tapos, open and close parenthesis, pindutin mo lang to. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, close mo lang siya. Yan, 20,000. Okay. Then, pwede nyo na, kung mapapansin nyo, meron tong green na maliit na ito, di ba? Itong maliit na green na to, idadrag nyo lang siya pababa. Okay. So, ayan na yung mga total payment nila. Okay. So, ngayon, anong formula na ito dito sa balance? Para makita mo kung magkano na lang yung balance nila, ang formula niyan is yung amount ng inutang minus the total payment. Okay, so equal sign, C, itong C na to, then 4, pang-apat, 1, 2, 3, 4. C4, minus I4. Okay, I, kasi sa I natin siya, sa total payment natin siya, ima-minus. I4. Okay. I4. So, malaki na naman. Lalaki ako pa, ha? Medyo naka-zoom kasi tayo, kaya hindi yan. So, ibig sabihin, ang balance na lang ni Ali ay, ang balance na lang ni Ali ay 80,000. Okay, let's say nagbayad ulit si Ali ng 1,000 lang. Kung nagbayad si Ali ng 1,000, mapapansin nyo, nabawasan din dito 79,000. Nung March, nagbayad siya, let's say, ng 45,000. So, 34,000 na lang. Automatic computed na po siya. Okay. So, ang gagawin lang natin dito is to find the square, the green square here. Ito po. Then, drag lang natin siya pababa para makuha yung formula. Ganun lang. So, lalagyan lang natin. Halimbawa, ngayon ay hindi, halimbawa ito hindi nagbayad kasi nag-pandemic. So, lagyan lang natin ng 0. Pwede naman. Lagyan lang natin ng 0. Or mas maganda, tulad ng sinabi ko kanina,
copy paste lang natin to para makuha yung format, then gawin mong zero. Okay, yan, hindi na mga nagbayad yan sila, hindi nagbabayad ng mga utang. Okay, so lalagay natin dito, let's say nagbayad siya ng 8,000, so dapat maging 190 to, diba? O yan, 190 na lang. So kopyahin muna natin para makuha natin yung format. So lagay natin 0 muna. Okay, so nagbayad ito ng 8,000, nagbayad ito ng 97,000, yaman, 97,000, nagbayad ito ng 5,000, nagbayad ito ng 2,000 dahil wala na siyang pera, nagbayad ito ng 3,000, nagbayad ito ng 500,000. Okay, nagbayad ito ng 20,000. So kung mapapansin nyo, ayan na, makikita na natin. So andito yung balance. So magkano na ba yung total na nabayad ni Kat? So ang total na nabayad ni Kat ay 100,000. Kailan niya ito na binayaran? Noong March, nagbayad siya ng 97,000. And noong January, nagbayad siya ng 3,000. February, hindi siya nagbayad. So ngayong April, kunyari April ngayon, nagbayad si Kat ng 100,000. Ay, nagbayad si Kat ng 390,000. Yan. Ay, 390,000. Magkano lang ba yung balance ni Kat? 200,000. 1, 2, 3, yan. So, ibig sabihin, pag nag-ganyan na siya, ibig sabihin, zero na, wala na siyang utang. So, let's say, binayaran na nila lahat kasi April yung kanilang, ano, sana all nagbabayad lahat. Okay, kopyahin natin yung format. Sana all nagbabayad lahat para lahat zero balance na. Okay, kopyahin lang natin siya. Okay. So, nagbayad siya ng 34,000, nagbayad ng 156,000. Ba't may balance pa din? Okay. Magkano na lang ba yung kanyang ano, balance dito? 00 muna natin. Okay na dito. Okay. Okay. So 34,000 yung kanyang balance, 190,000. Kunyari, mababait sila, nagbabayad sila ng utang. Yan, mga nagbabayad. Ito 400 lang yung pera, 400k muna. Yan. Ito 590 muna. Yan. Diyos ko, sana all ganyan talaga. 35,000. Yan. So, mapapansin nyo, itong mga ganito, mas maganda talaga na kopyahin na lang natin para makuha natin yung format. Gagawin nyo lang naman is to find the screen, then copy-paste nyo lang or i-drag nyo lang. Then makikita nyo, uy, wala na tong utang. Wala na tong utang, wala na tong utang. Uy, wala na rin tong utang. So, ang ginagawa ko dyan, pwede nyo siyang kulayan ng color yellow. Pag mga ganyan. So, ibig sabihin yan, cleared na sila. Pero wag pa rin natin aalisin kasi diyan natin makikita yung data kung kailan ba sila nagbayad. Di ba po? Yan. So, ayan lang yung ating financing management. Medyo basic lang po yan, ha? Medyo basic lang po yung ating ginawa. So, kung napapansin nyo, naglagay ako kanina pala dito ng parang isa pang rows, ay column. So, kasi lalagay ko dito sana ay month. Para may label tayo. Lagay natin dyan, month. Yan. Tapos, lagay natin dito ay details. Let's say, ilagay natin dito ay details. Yan. Para maganda naman yung ginagawa natin. Okay. So, palitan natin ang color. Yan. Details. Tapos, lagay natin dito payments and balance. Yan. Payments and balance. Yan. Ganyan lang. That's it. Yan. So, ayun na yung ating financing management. So, sobrang basic lang yan. And kung may mga tanong po kayo, pwede po kayong mag-comment kung anong gusto nyo ipagawa sa atin. Then, pag-aaralan po natin yan. And tulad po ng lagi ko pong sinasabi, basic lang po yung ginagawa natin. Dahil yung target audience ko naman po dito is not professionally na kailangan yung malalalim na salita like deaf, like basta yung parang mga pang-accountant, hindi po ganun. Ayoko po ng ganun kasi we are basic people. We are basic people. So, ayun lang po. So, maraming salamat po sa panonood. And ito na po yung hinihintay yung financing management na ni-request nyo po sa akin. So,